Oh, hindi ka ba lang nagpasabi na magbabakasyon ka, Ineng? At sino ka namang babaeng pangahas ka? Ate, magtago ka na, pakiusap! Tama na! Tigilan niyo na si Bonnie! Magandang araw, Miss Clar. Ang kwentong ibabahagi ko nangyari noong taong 2014 nang minsang magbakasyon ako sa probinsya namin sa Negros Oriental. Sa bahay ng pinsan kong si Maris ako nakituloy. Wala na kasi kaming bahay sa probinsya. Nasira kasi ang aming bahay nang minsang masalanta ng bagyo ang aming lugar. Ako po si Belen at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pagpasensyahan mo na yung bahay namin, pinsan, ha? Ano ka ba, pinsan? Ayos lang yan, no? Para ka namang hindi nasanay sa akin. Eh dati nga, diba, natutulog pa tayo sa tubuhan kahit nangangati na tayo. Naalala mo pa yun? Nakakahiya, no? Sus, best childhood memory ko yun, no? Natawa kaming dalawa ni Maris sa aming pinag-usapan. Medyo boyish po kasi talaga si Maris noon paman. Alam ko ng mga sandaling yon, nakatagpo ako ng kakampe sa pagkatao niya. Hindi kasi normal ang pagbabakasyon ko sa lugar nila ngayon. Naghiwalay kasi kami ng boyfriend ko, Miss Clar. Naging masakit ang aming pagkakalayo dahil may kinalaman ito sa aming mga pamilya. Kaya naman para kahit papano makamove on ako, pinili kong magbakasyon na lang muna kina Maris. Alam mo, insan, masaya din naman ako kahit papano sa amin mo talaga piniling magpunta. Sabik din kasi ako sa mga kwentong Maynila mo eh. Ako din nga, Maris eh. Miss ko na kasi yung mga kwentong kababalaghan mo. Marahil dahil sa liblib na din ang lugar ni na Maris dito sa Negros, kung saan dati din naman kaming nakatira. Normal na ang mga usapang kababalaghan. Marami sa mga tao dito mas naniniwala sa mga aswang, elemento o engkanto. Ito ang kadalasang pinagbibintangan nila kapag may sakit ang isa sa mga kaanak sa bawat tahanan. Ah, oo. Tamang-tama, insan. May kukwento ko sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Tungkol sa bagong hawang aswang. Si Aling Melba. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Maris. Kilala ko si Aling Melba. Siya ang kilalang naglalako noon ng lumpia at panset sa eskwelahan nung nasa elementary pa lang kami ng pinsan ko. Bakit? Ano ba mangyari sa kanya? Tsaka, bakit bagong hawa? Kasi insan ganito yun. May nakakita sa kanya na nilalawayan yung paninda niyang pagkain. Tapos tsaka nilalako sa kalsada. Naglalako pa din pala si Aling Melba hanggang ngayon? Oo naman. At yung pinaghihinalaan nilang ng hawa naman kay Aling Melba. Yung namatay niyang asawa, si Mang Raul. Kagaya ni Aling Melba, kilala ko din si Mang Raul. Siya ang totoong aswang na nakilala na namin dati pa. Hindi na mabilang kung ilang tao na din ang nakasaksi ng pandudumod niya sa gabi. Ang sabi, may nabiktimang isang albularyo si Mang Raul. Eh magaling sa orasyon. Kaya yon, tinablan si Mang Raul matapos makipagsagupaan sa kanya ang albularyo at masugatan siya gamit ang sibat nitong yari sa Kawayang Bagakay. Baka naman talagang ipinasa ni Mang Raul yung kapangyarihan niya sa asawa niya. Eh, ganyan naman talaga ang ginagawa ng mga aswang, di ba? Yun nga eh. Ilang beses ko na nga ding napapansin yung ganyan. Eh, kahit ba nahawaan si Aling Melba, violente ba siya? Hindi ako sigurado eh. Ang alam ko lang, kapag nagtitinda na siya, may nagkakasakit ka agad pagkatapos makakain sa mga pagkain nilalako niya. Nakakatakot naman yan, Maris. Mula noon, wala nang bumibili ng pagkain mula kay Aling Melba. Nagtanda na yata ang mga tao, lalo na't ang huling bumili sa kanya, nagkasakit lang sa ngipin. Tapos ngayon, naging isa ng aswang.
Malinaw na nahawaan niya ito sa pamamagitan ng paglalaway. Alam mo, naisip ko, parang gawain ng bang kailan yung mga ganitong sitwasyon. Ang alin? Yung ganito, sila lang naman ang mahilig manghawa ng mga inosente. Dahil umaasa sila na magagawa nilang magparami ng kalahi, kinukonvert nila yung mga tao sa pagiging aswang. Eh, hindi ba kadalasan lang naman na nangyayari yun sa mga taong mahina? At saka yung sabi nila, wala daw paniniwala sa Panginoon? Ay, naku. Ewan ko ba, insan? Iba na din ang nasa isip ng mga tao ngayon. Inihinto ko na ang usapan namin ni Maris. Alam ko naman na kapag nagkausap kami, matagal pa bago kami magsitigil. Kagagaling ko lang sa biyahe kaya hiniling ko kaagad na matutulog na muna ako. Gisingin na lang kita ng maaga, insan, ha? Saan naman tayo pupunta? Susunod tayo kay nanay. Hinayaan na nga ako ni Maris na makatulog. Kailangan ko din naman na maglibang kaya ko susundan si Tia Siling at Tio Baldo sa bahay ni na Aling Susan, kung saan kasalukuyang nagpapaanak si Tia Siling. Lalo na't isa siyang kilalang komadrona. Nang magising na nga ako, nagpahinga lang kami saglit. Pagkatapos ay umalis na ng bahay nila. Naglakad lang kami papunta sa bahay na sadya namin. Ilang taon na yung nakalipas, nakakatuwang tingnan insan no? Wala pa ding pinagbagong masyado yung bayan natin. Paano naman magbabago? Eh kahit nga kuryente natin sa gabi lang dumarating. Sa umaga wala tayong nagagamit. Eh pero alam mo, natutuwa pa din ako sa ganito, pinsan. Malayo tayo sa polusyon. Walang maingay na busina ng mga sasakyan. Walang chismosa sa gilid ng daan. Lahat abala sa paggawa ng ikabubuhay nila. Sa bagay, tama ka. Kagaya na lang ng mga tao sa bahay na yun, oh. Ayan na nga pala yun. Ayan na yung bahay ni na Aling Susan. Magkapanabay na nilingon namin ang naroong bahay na tinutukoy ni Maris. Nakabukas ito at tila nagkukumpulan ang mga tao sa may pinto. Ano nangyayari doon? Mukhang may ginagamot na naman si Bonnie. Ganyan talaga dito kapag nandyan siya. Bonnie? Sino siya? Si Bonnie, yung albularyo dito. Marami na siyang napagaling at alam kong kaya niyang gumamot ng mga bagay. Ano man ang kinahantungan nun. Kahit pa natural na sakit o kahit kababalaghan man yan. Talaga? Galing naman niya. Nako, magaling talaga. Bata pa yun eh. Ano? Parang napaka-astig naman niyang pakinggan base sa mga kwento mo. Talaga, insan. Astig talaga yan. Alam mo kung bakit. Marami na yung pinatay na aswang. Ha? Pinatay talaga? Oo nga. Kailan lang may mga napapabalitang kakaibang nila lang na pag-alagala dito eh. Eh nagugulat na nga lang ang karamihan ng mga magsasaka kasi nagigisnan na lang nila yung mga alaga nilang hayop, makahandusin na sa damuhan. Anong ibig mong sabihin? Nagkaroon kasi dati ng malawakang patayan ng mga hayop sa probinsya, insan. Nung una, kala namin simpleng magdanakaw o tulisan lang ang may gawa. Pero base sa isa sa mga tao nakasaksi, hindi raw tao ang dahilan ng patayan. Eh ano daw? Mga aswang daw, insan. Ano? Aswang? Oo, aswang. Sila ang dahilan ng pagkamatay ng mga hayop sa lugar namin. Inaatake nila sa gabi. Tapos dinudukot yung mga lamang loob at kinakain. Sa kanila iiyon na wala ng buhay. Napalunok na lang ako. Dati, nung bata ako, sa kwentuhan ko lang naririnig ang tungkol sa mga aswang. Hindi ko akalain. Totoo pala ang mga pag-atake nila. Eh, di ba nabanggit mo na pinatay ni Bonnie yung mga aswang? Paano niya naman nagawa yun? Nakikipaglaban siya sa mga yun. Ang ginagamit niya lang, buntot pagi at itak na yari sa tanso. Dahil dun, kinatakutan na siya ng mga aswang. Sabi nga eh, siya daw yung manunugis ng aswang sa bayan natin. Maliban pa dun, kaya niyang gawin lahat ng kayang gawin ng isang tunay na albularyo. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maging reaksyon sa sinabi ni Maris. Kung bata lang si Bonnie,
paano niya nagagawang manggamot ng mga may sakit at kaya pa niyang manugis ng mga aswang? Seryoso ka ba dyan, pinsan? Oo nga, seryoso ako. Totoo lahat ng sinasabi ko. Sa katunayan nga niyan, minsan na niya akong nailigtas sa mga aswang. Lika, lapitan natin sila nang makilala mo siya. Humakba nga kami palapit sa bahay ni na Aling Susan. Malayo pa lang ay natatanaw ko na si Tita Siling na abala sa pagpupunas ng noo ng babaeng nakahiga sa kama. Nagpasintabi kami para pumasok. Si Tito Baldo, gayon na lang ang tuwa nang makita ako. Oh, hindi ka ba lang nagpasabi na magbabakasyon ka, Ineng? Dapat tumawag ka muna para nasundo ka namin. Ayos lang po yun, Tito. Tsaka ayoko din naman po na abalahin ka pa. Pasensya na at kailangan mo pa kami puntahan dito kina Susan, ha? Kaya lang natagal lang kasi kami. Ano daw po ba nangyari, Tito? Nauray daw yung anak ni Susan, eh. Hala, ano pong ibig sabihin nun? Yung sanggol sa tiyan na nagbubuntis ay kinain ng malaki insekto. Tinatawas pa ni Bonnie kung sino may kagagawan, kung engkanto ba o aswang. Sa totoo lang, kinilabutan ako sa sinabi ni Tito. Alam ko kasi na nakakatakot na nila lang talaga ang mga aswang. Minsan na nila kaming nabiktima noon sa pamamagitan ng pananakot sa amin sa bubungan tuwing gabi. Pero hindi naman humantong sa nangyari sa amin ang nangyari sa anak ni Aling Susan. Gayunpaman, hindi pa talaga namin nakikita ang tunay na anyo nito. Mga tinig at huni lang ang naririnig namin. Nakakaawa naman yung bata. Oo nga, pinsan eh. Buti na lang nandyan si Bonnie. Nang mga sandaling yon, namangha ako sa ginagawa ng bata, Miss Clore. Sa tingin ko, nasa 12 anyos lang siya. Lalaki at may pagkapandak. Moreno pero halatang maskulado. Ibig sabihin, nagsisimula na siyang maging batak ang katawan sa trabaho sa murang edad. Aling Susan, kailangan ko ng damit ang anak mo. Sa parang ito eh, malalaman ko kung anong klaseng nilalang ang nag-uray sa sanggol sa sinapupunan ng anak mo. Dali-daling kumuha ng duster si Aling Susan. Tinanggap naman ito kaagad ni Bonnie. Nakita ko nang dasalan niya ang damit at inilublob sa plangganang may namang tubig. Asin, at pinatakan ito ng kandila. Otomatikong nagulat ang albularyo. Nang tila ba, may nakita siya sa loob ng planggana. Nagsidungaw din kami doon, pero napakunot noo lang ako dahil wala naman akong nakita. Diyos ko, Bonnie! Anong nakita mo? Aling Susan, huwag ka po mabibigla ah. Pero may naglalabas ang pumbalat ng itlog na mangkukutod sa damit ng anak mo. Napasinghap ang lahat ng marinig ang sinabi ng batang albularyo. Napaiyak naman si Aling Susan. Kaya tinanong ko si Maris kung ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ni Bonnie. Ang mangkukutod kasi, insan. Isang klase ng aswang yan. May pakpak at nakakalipad pero nangingitlog. Kadalasan, laman ng mga itlog putol na bahagi ng katawan ng tao. Pinaniniwalaan kasi sila na nagnanakaw din ng mga patay, kagaya ng balbal. Kadiri naman yan, insan. Ba't natagpuan sa damit ng anak ni Aling Susan? Posible bang napagod na sa kakalantak ng bangka yung mangkukutod? Tapos naisip namang mambiktima ng buhay? Oo naman, paborito nila yung buhay na tao lalo na yung mga buntis. Pero okay lang yan, maya-maya lang magiging ayos na din yung anak ni Aling Susan. Magaling na albularyo yung si Bonnie. Basta usapang aswang, maaasahan mo yan. Parang napakabata niya pa eh. Bata pa talaga yan, insan. May sabi-sabi kasi na ang tatay talaga ni Bonnie yung albularyo. Kaso lang, namatay ng maaga, kaya ipinamana niya sa anak niya yung pagiging isang manggagamot. Sa ganyang edad? Oo nga, wala namang pinipili ang pagbibigay ng pamana, diba? Dahil sa aking narinig, naging interesante para sa akin ang tungkol sa naging buhay ni Bonnie. Bata lang siya, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon lasapin ang tamis ng kanyang kabataan.
dahil sa laki at bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Dahil dito, napagpasyahan kong mas kilalanin pa si Bonnie. Sa tingin mo, Insan, mabait kaya ang batang yan? Papayag kaya siya na makipagkaibigan ako sa kanya? Naku, iwan ko lang, Insan. Mailap sa mga dayo yung si Bonnie. Ako nga, na anak ng ninong niya. Hindi malapit sa kanya eh. Wala naman sigurong masama kung susubukan, di ba? Eh, sa bagay, ikaw bahala. Isang araw, nagpaalam ako kay Maris na pupunta sa Batis. Wala pang gripo o tamang supply ng tubig sa aming lugar. Lahat ng labahin at hugasin, magagaling sa Batis ang tubig na gagamitin. Ayos lang naman sa akin dahil sanay na ako na magpasa ng plangganang may lamang maruruming damit. Kahit papano, kabisado ko pa ang daan papunta sa Batis. Kaso lang, iba ang araw na yon. Habang naglalakad, may natanaw akong dalawang tao. Isang babae at isang lalaki. Sa tingin ko, magkasintahan sila. Inaya ng babae ang lalaki sa kakahuyan at doon sila naglambingan. Teka, sino naman yung dalawang yun? Sa kakahuyan pa talaga naisip maglandian? Inis na inis ako sa nakita ko. Gusto ko pang batuhin ang dalawa dahil nasasaguan ako sa ikinikilos nila. Kaso nga lang, napatulala na lang ako. May nangyari na hindi ko inaasahan. Nagpa siya akong magtago at pinakinggan ang usapan nila. Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Oo naman. Eh kung ganoon, kailangan mong patunayan. Alin? Sa pamamagitan ng pagsama ko sa isang kakahuyan? Mahal, alam ko magkasintahan tayo. Pero nire-respeto kita na sobra. Kaya sana intindihan mo naman yun. Naiintindihan kita, mahal ko. Ako yata ang hindi mo naiintindihan. Saan banda ba kita hindi naiintindihan? Mahal naman. Nasa kakahuyan tayo. Hindi tayo ligtas dito. Alam mo naman yun, hindi ba? Oo, alam ko. Dahil iniiwasan nyo, di ba? Makainkwentro yung aswang na kinatatakutan nyo. Sa isang iglap, nagulantang ako nang makita ang biglang pagbabago ng itsura ng babae. Pumula ang kanyang mga mata at nagkaroon ng mahahabang pangil. Ang kanyang kuko ay humaba na din at naging mabalasik ang itsura. Ganun na lang ang takot ko sa pagsusumiksik sa gilid para lang wag akong makita ng aswang. Mahal? Paano kaya kung nalaman mong ako pala ang aswang na kinatatakutan nyo? Napaigtad pa rin ako ng isang iglap. Sakmal na ng babae ang lalaki sa leeg nito. Sinubukan ng lalaki ang magpumiglas pero sadyang malakas ang babae. Ang kanyang mahahabang kuko ay bumabao na sa leeg ng kawawang biktima. Maski ang kanyang laway, tila gripong pumapatak sa lupa. Gusto kong tumulong kahit sa parteng makawala man lang ang lalaki mula sa pagkakasakal sa kanya ng babae. Pero natatakot ako. Ngunit kung kailang mawawala na ako ng pag-asa, saka naman may rumaragasang dumating na tulong. Isang bata. May kapandakan at may hawak na sibat. At matapang na humarap sa aswang. Hala, si Bonnie. Bitawan mo siya! Pakialam, mayroong bata. Ano ba sa akala mo? Masisindak mo ko? Sa isang iglap, umatake si Bonnie paharap sa aswang. Kitang-kita ko ang bilis ng kanyang mga galaw. Ngunit wala akong nakitang nikatiting na takot sa mukha niya. Sa halip, para bang mas nananabik pa siyang makita ang aswang na bumulagta na lamang sa kanyang harapan. Matapang ka, bata. Pero hindi mo ko kaya. Bakit hindi natin subukan? Muling tumakbo si Bonnie at maliksing iwinasiwas ang hawak ng sibat. First time kong makakita ng ganun kabilis na kilos para akong nanunood ng palabas sa telebisyon. Ngunit iba ngayon, dahil pati na ang lalim at bigat ng paghinga ng aswang, naririnig ko ng buong buo. Marahil,
dahil nabigla din siya sa kinilos ng bata at hindi niya akalain na makikipaglaban talaga sa kanya. Diyos ko, paano na lang kapag nahagip ng babae ang batang albularyo? Siguradong masasaktan ng bata at mapapahamak. Ano ba kasing kailangan kong gawin para makatulong? Dumampot ako ng bato at ibinato ko ito sa aswang. Saglit siyang na-distract nang matamaan ko siya sa balikat. Umaangil niya akong hinarap. At sino ka namang babaeng pangahas ka? Kaibigan ko lang naman, iyang binabalak mong saktan. Aba, aba, aba. At may kakampi ka na pala ngayon, batang albularyo. Ate, umalis ka na dito. Hindi ka dapat nangingilam sa laban namin. Masyado delikado yung ginagawa mo. Hindi pwede, Bonnie. Hindi kita pwedeng pabayaan dito. Kasintahan ko nga nagawa kong ibalya. Ikaw pa kayang pangahas na babae ka? Ate, magtago ka na, pakiusap! Wala na akong nagawa kundi sundin ang sinabi ng bata. Nakakainis lang na nagmumukha akong walang silbi sa kanya. Kahit ako naman itong mas matanda sa aming dalawa. At ang mas nakakainis pa, may kailangan pa siyang alalayang lalaking lampa. Pagtapos na ako sa'yo, yung kasintahan ko naman ang lalantakan ko. At isusunod ko ang pakailamerang babaeng yon. Natakot ako sa sinabi ng babaeng aswang. Kaya gayon na lang ang pagnanais kong makahanap ng ibang mapagtataguan. Halos hindi na ako humihinga sa takot nang makitang nagagawa niyang kalmutin si Bonnie, dahilan para masugatan ang bata. Panginoon, pakiusap. Patnubayan niyo po si Bonnie. Napakabata pa po niya para harapin ang ganitong inkwentro. Pakiusap po, huwag niyong hayaang masaktan ng bata. Nakita kong gumapang ang lalaking kasama ng babae kanina. Nanghihina siya at may mga galos sa katawan. Ginusto ko siyang tulungan noon, Miss Clark, pero naunahan ako ng takot na baka kapag gumalaw ako sa aking kinaroroonan, makita ako ng dalawang naglalaban. Ayokong makadistract at baka masaktan si Bonnie. Kaya naman sa halip na bantayan sila, tumalikod ako at iniwanan ang aking lalabhansa ng mga damit. Kailangan kong magtawag ng tulong. Hindi pwedeng wala akong gawin. Nanginginig na tumakbo ako pa uwi ng bahay at natatarantang tinawag si Tio Baldo. Halos pinagbabali ako ng pinto para lang makaagaw kaagad ng atensyon nila. Tio Baldo! Tio! Oh, ano nangyari sa'yo, Belen? Para kang nakakita ng multo. May nakita akong aswang, Tio. Kalaban niya ngayon yung batang albularyo. Kailangan nating tulungan si Bonnie. Ano? Ba'y kinakalaban na namang aswang si Bonnie? Opo, Tio. At sa tingin ko nga, matatalo siya ng aswang. Ha? Paano nangyari yun? May agimat siya. Anong agimat, Tio? Anong ibig niyong sabihin? Mukhang kailangan niya ng tulong natin, Tay. Tara na, puntahan natin. Kung ganun, magdala kayo ng asin at bawang. Panguntayin sa aswang. Maunin na kayo at isusukbit ko lang itong itak ko. Baris! Sige po, Tay. Ang buntot pagi sa kabinet, kunin mo. Pati na ang tansong punyal at langis. Kailangan natin yon. Mabuti na lang, may mga ganyan kayong kagamitan, Insan. Minsan na din kasi kaming inatake noon, Pinsan. Kaya mula nung malaman naming aswang si Aling Melba, hindi na kami nakampante. Diyos ko po, pati pala dito sa bahay nyo, inaatake din ng aswang. Matapos ang pag-uusap namin yon, lumarga na kaagad kami papunta sa kinaroroonan ni Bonnie. Kabadong-kabado ako ng mga oras na yon. Hindi ko mapigilang mag-alala para kay Bonnie. Baka lang kasi may nangyaring hindi maganda sa kanya. Sa laki at bagsik ng kalaban niyang aswang, nakatitiyak ako na malulupig siya nito. May pagmamadali kaming nagpunta sa kakahuyan. Nakakapagtaka lang dahil nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa amin. Bonnie? Bonnie, nasan ka? Oh, nasan na sila? Eh, hindi ko po alam, Tio. Kanina, dito ko lang sila iniwanan, pati yung lalaki. Tay, hindi naman siguro pinatay ng aswang si Bonnie, ano? Hindi naman siguro. Kailangan natin siyang hanapin.
Saan natin siya hahanapin, Tiyo? Sa bahay niya. Hindi na kami umangal pa nang isama kami ni Tiyo Baldo sa sinasabing bahay ni Bonnie. Hindi ito kagaya ng mga bahay namin sa baryo. Nasa kakahuyan din ang bahay ni Bonnie, pero simple lang ito. Mas matatawag na kamalig lang ang nasabing tahanan. Insan, mukhang mahilig sa mga halaman si Bonnie, no? Siyempre naman, pinsan. Albularyo nga siya, diba? Nasaan ba yung mga magulang niya? Parehong yumauna, pinsan. Bakit? Anong nangyari? Wala mang gustong maniwala, pero sabi kasi niya, aswang daw ang may kagagawa ng maaga niyang pagkaulila. Nang sabihin ito ni Maris, biglang kinurot ang puso ko. Napakasakit siguro alalahanin na nag-iisa na lang siya at napipilitan pang maging matapang para sa ikabubuti ng buhay niya. Samantalang ako, nasuportado ni na mama at papa sa lahat ng bagay, tila hindi pa ito napapansin. Hindi na lang ako nagsalita at naisip na kumatok sa pinto. Nakatatlong katok lang ako ay nagbukas yon at lumabas ang sugatang si Bonnie. Siya naman ang paglapit ni Tiyo sa kanya. Anak, kamusta ka na? Nagulat ako nang marinig ang sinabi ni Tiyo Baldo. Anak, ano kaya ang relasyon nila ni Tiyo? Alam kong hindi naman sila magkadugo. Ayos lang po ako, Ninong. Bakit po kayo nandito? Narinig ko kasing nasa lugar kang ito, kaya sinubukan ko hanapin ka. Ano ba nangyari? May lalaki po kasing inatake na aswang, Ninong. Eh, kailangan ko po siyang tulungan eh. Marami po siyang sugat at nabugbog ng husto yung katawan niya. Paano ang aswang, Bonnie? Nasaan siya? Nakatakas yung aswang, pero hindi na mahalaga yun. Ang importante, nailigtas ko yung lalaki. Sinundan ko siya ng tingin at nakita ang malungkot niyang pagtunghay sa walang malay na lalaki. May benda ito sa ulo dala marahil ng masama nitong pagkakabagsak. Kilala mo ba ang lalaking to, Bonnie? Napatingin sa akin si Bonnie, kunot ang noo. Marahil inaalala niya kung saan ako nakita. Mabuti na lang, nandyan si Maris para sabihin ang lahat. Pinsan ko si Belen, Bonnie. Nagbabakasyon siya sa bahay. At siya ang nagsabi na nasa alanganin ka. Hindi na kayo dapat nagpunta dito. Paano kung mapahamak kayo? Natatandaan kita, ate. Ikaw yun ang bato sa aswang kanina habang kinakalaban ko siya. Aba, ayos oh. Nagawa mo yun, Insan? Eh, gusto ko kasi siyang tulungan. Wala naman akong ibang maisip na paraan kung paano. Kaya yun, nabato ko. Siyempre, bata lang si Bonnie. Ayoko namang makita na kinakain na ng aswang ang laman loob niya sa harapan ko. Eh sabi ko naman po na kaya kong makipaglaban. Matagal na akong tumutugis ng mga aswang kagaya nila, kaya alam ko kung paano sila kalabanin. Tsaka po, wag po sana kayong mangingiilam. Dahil hindi ko po maatim na pagmasdan kayo kapag nasaktan kayo na aswang. Napailing ako sa sinabi ni Bonnie. Binaligtad pa niya talaga ang sinabi ko kanina. Hindi naman siguro mangyayari yun. Alam mo naman na binigyan mo kami ng pangontra. Basta! Dapat hindi kayo nagpunta dito. At anong gusto mo, anak? Pabayaan ka na lang namin? Hindi kami papayag na may mangyayari sa iyong masama, no? Makinig ka naman kay Tatay, Bonnie. Alam mo naman na hindi madali ang responsibilidad mo bilang isang albularyo. Kita mo naman, wala tayong doktor dito, di ba? Tapos ikaw lang ang inaasahan ng mga tao sa bayan natin. Totoo po yun. Medyo malayo na po kami sa kabihasnan. Kaya hindi kami nakakaluwas kaagad kapag may nagkakasakit. O di kaya ay pag may nangyaring aksidente. Kaya ayaw ni Tiyo Baldo na may mangyari din sa batang albularyo. Hindi din naman nakipagdebatehan si Bonnie kay Tiyo. Pero alam ko, mauulit pa ang ganitong pangyayari. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang galit, habang pinagmamasdan ang mga galos ng lalaking kanina lang ay inigtas niya. Hindi nakatiis na lumapit ako at kinausap siya. Kumusta ka, Bonnie? Ayos lang ako, ate. Sigurado ka ba? Tiningnan ako ni Bonnie nang may pagtataka sa kanyang muka. Para kasing hindi ka naman talaga natutuwa na nakatakas yung aswang, yung kaninang nakalaban mo.
Ate, mawalang galang na po ah. Pero ano pong koneksyon ng sasasabihin mo? Naniniwala ka din pala sa aswang? Oo naman. Bata pa lang ako, kinukwentuhan na ako ni na mama tungkol sa kanila. Pero ngayon lang talaga ako totoong nakakita. Hindi ako natutuwa na nakatakas yung aswang. Bakit naman? Pinatay kasi nila yung magulang ko, ate. Bata pa lang ako eh, wala na akong nanay at tatay. Kinuha ng mga aswang na yan ang karapatan kong lumaki na may kinagisnang magulang. Kaya yun, tanging si Ninong Baldo lang ang naging tatay ko. Nalungkot ako sa kanyang sinabi. Pakiramdam ko, gusto ko siyang tulungan. May parte ng pagkatao ko ang namangha sa taglay niyang katapangan. Dangan lang at namulat siya sa malupit na mundo sa ganito kabatang edad. Gusto mo ba akong maging ate? Seryoso ka po ba? Oo naman. Gawin mo na akong ate ha. Kasi wala akong kapatid. Nag-iisang anak lang din ako kagaya mo. Maraming salamat ate. Nang mga sandaling yon, gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko tuloy maiwan si Bonnie nang magpaalam si na Tito at Maris sa kanya kinahapunan. Tio Baldo, pwede po bang dito na muna ako? Nagkatinginan si na Maris at Tio. Tila ba nagdadalawang isip kung papayag sa pakiusap ko o hindi. Pero sadyang kay hirap iwasan ang presensya ni Bonnie. Para bang nandyan ang kakaibang pakiramdam ko na marami akong matutuklasan sa kanya? Walang problema sa akin. Ate Bilin, huwag mo na ako alalahanin pa. Nasanay na ako palagi nag-iisa. Isa pa, palagi naman dumadalo si Ninong sa akin eh. Pero Bonnie, hayaan mo na siya, insan. Tama naman talaga si Bonnie. Tsaka may mga bagay siyang kailangan gawin bilang albularyo na hindi kailangan makita ng iba. Bakit? Kagaya ng ano? May tinatago kasing mutiyayang si Bonnie, insan. Kailangan niyang subukin ang lakas nun para malaman niya kung sapat ba yung kapangyarihan nun o dapat na naman ba siyang maghanap ng panibagong agimat. Namangha ako sa sinabi ni Maris. Akala ko, kapag sinabing albularyo, gumagamot lang ito ng mga herbal na tanim at halaman na siyang magpapagaling sa mga may sakit. Hindi kailanman pumasok sa aking isipan na ang mga ito pala ay mas matindi pang gawain na kahit kailan hindi ko inaasahan. Gayunpaman, hindi na ako umangal nang sabihin nila sa akin na kailangan na naming umuwi dahil may binabalak din naman akong gawin. Kailangan kong malaman kung ano ba talagang ginagawa ni Bonnie sa bahay nila. Tatakas ako dito. Huwag na kasi, insan. Alam mong mapanganib, di ba? Paano na lang kapag naisip nung aswang na balikan ka? Dahil kung nagsumbong kay Tatay Baldo na inatake niya si Bonnie. Baka mamaya mapahama ka pa. Alam kong mali na sumuway ako sa utos ni na Tito dahil albularyo naman si Bonnie. Pero kailangan ko kasing malaman kung ano ba talaga ang lihim sa pagkatao niya. Hayaan mo na, insan. Sabihin mo na lang na hindi mo alam kung saan ako nagpunta. Please, sige na. Kailangan ko lang talagang gawin to. Bahala ka nga. Basta, mag-iingat ka ha. Oo naman, insan. Mabuti na lang hindi mahirap pakiusapan si Maris. Pero hindi talaga siya pumayag na bumalik ako sa kakahuyan na walang dala kahit itakman lang. Hindi na din ako nagreklamo kasi nga pinayagan na niya akong umalis. Bandang alas 8 na nang tahakin ko ang kalsada papunta sa bahay ni Bonnie. Wala na akong ibang nakikita maliban sa maliwanag at bilog na buwan. Ang mga panggabing hayop at kuliglig, nagsisimula na din gawin ang kanilang obligasyon sa gabi. Sana naman wala akong makasalubong na aswang sa daan. Habang naglalakad ako, panay ang aking pagdarasal. Kahit papano ay natatakot din naman ako, kaya ingat na ingat din ako sa aking mga hakbang. Sinigurado ko na nasa sulok lang ako ng kakahuyan para ako mismo ang makakita sa mga nilalang na posibleng maglipa na sa dilim. Sa bawat paghakbang ay nagsisimula na akong kabahan. Humuhuni kasi ang mga ibong wakwak. Sabi pa naman dati ng aking mama, kapag humuni ang ibong wakwak, nasa paligid lang din ang mga aswang. Pinaniniwalaan kasing ang mga wakwak ay ibon na alaga ng aswang.
Ginagamit sila para linlangin ang mga tao. Huhuni ang wakwak sa malapit, pero malayo pa ang aswang. Kapag humuni naman ito sa malayo, ibig sabihin, nagmamatyag na ang mga aswang. Nahinto lang ako sa kahit na anong iniisip ko nang makarinig ng ingay sa di kalayuan. Nakita ko si Bonnie at ang lalaking iniligtas niya kanina mula sa nobya nitong aswang. Hindi ko akalain magagawa niya ito sa akin. Akala ko mahal niya talaga ako, pero niloko niya lang ako. Huwag ka na malungkot, Kuya Abel. Mas mabuti na yung maaga pa lang nalaman mo na agad kaysa tinago niya na matagal na panahon. Mas masasaktan ka kapag ganun. Tama ka. Hindi lahat ng inaakala natin mabait ay mapagkakatiwala na. Minsan ginagawa lang nila ang mga bagay nito dahil gusto nila manloko. Kaya magmula po ngayon, Kuya Abel, magiging maingat ka sa mga katulad nila. Hindi ka nila pwede saktan na lang ng ganito, no? Ang dapat sa'yo, gawin mo ang lahat para maigante ang dangal mo na sinira na aswang na yun. Muntika ko pa naman siya pakasalan. Napailing na lang ako sa narinig. Nang matitigan ko si Abel, hindi ko itatangging nagagwapuhan ako sa kanya. Isa pa, mukha naman siyang mabait. Pero hindi siya ang kailangan ko, kundi si Bonnie. Ano kayang gagawin ko para makalapit? Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kaso nga lang, nang hahakbang na sana ako, saka naman sabay na napalingon sa aking kinaroroonan sina Abel at Bonnie. Ate Belen? Teka, natatandaan kita. Ikaw yung babaeng kumakakutsa sa akin kanina eh, parang napaka-perfecto mo na. Sorry Bonnie, pero hindi ko kasi kayang matulog habang inaalala na mag-isa ka lang, na wala kang kasama kumakain o kung ano bang kinakain mo. Ayos lang naman ako ate, hindi mo naman ako kailangang asikasuhin ng ganito. Pwede bang hayaan mo na lang ako, Bonnie? Ang tingin ko kasi sa'yo nakababatang kapatid na. Magaan ang loob ko sa'yo, kaya sana pagbigyan mo na lang ako. Ikaw bahala ate, basta huwag kang hiwalay sa akin ha. Wala ngang nagawa si Bonnie kundi ang hayaan ako sa aking gusto. Pumasok na kami sa loob ng bahay at hindi na nagsalita pa ng kahit ano. Alam ko naman na walang mangyayari sa pag-angal niya dahil pipilitin ko pa din siyang gawin ang ninanais ko. Dito ka na mahiga ate. Basta tapakiusap ko sa'yo, wala kang gagalawin sa mga gamit ko sa loob ng kwarto ha. Ang daming gamit dito ah. Dito ka lang mamaya at huwag na huwag kang lalabas ate. May mahalaga akong gagawin. Ano ba yun? Eh napapansin ko kasi may nagpapakita na ng mga aswang dito sa kakahuyan. Sinisira kasi nila yung kapayapaan gusto kong pairalin sa lugar na to eh. Anong plano mo, Bonnie? Bilang isang albularyo, may mga bagay kasi akong kailangan gawin para subukin ang taglay na lakas ng aking anting. At mangyayari lang yun mamaya dahil kabiluga ng buwan. Basta, Bonnie, mag-iingat ka ha. Basta ate ha, pinapaalala ko lang sa'yo. Huwag mong papakilaman yung mga gamit ko dito, ha? Nilibot ko ng tingin ang kabuuan ng kwarto. Gawa sa kawayan at mukhang hindi na nalilinisan. Nagkalat sa mesa ang mga langis, dinikdik na dahon, at iba't ibang ugat at balat ng kahoy. May mga kandila at makapal na librong. Sa tingin ko ay naglalaman ng orasyon. Pangako, wala akong gagalawin. Ang mga gamit kasi na yan, pamana pa ng aking mga magulang. At alam kong nasa isip mo ate, pero bago mo isipin yan eh, ang mangkukulam at albularyo ay may pagkakahawig sa kanilang kakayanan. Lamang, ang mangkukulam ay gumagamit ng itim na mahika. Samantalang kami naman na manggagamot ay gumagamit kami ng mahikang puti. At saka si Kuya Abel naman ay nagmula din sa lahing babayla ng kanyang mga ninuno. Ang galing naman pala, Bonnie. Akala ko talaga mga mangkukulam lang ang gumagamit ng ganitong klaseng kagamitan. Hindi na ako sinagot pa ni Bonnie, pero nagpaalam siya na matutulog na. Naging komportable naman ako sa aking higaan at walang anumang napapansing kakaiba. Yun lamang, nang sumapit ang hating gabi, nakaramdam na ako ng pagkabalisa. Napansin kong gising si Bonnie dahil nang matulog kami kanina, hinayaan kong bukas ang pinto. Natatanaw ko siya sa paanan ng aking kama at kinilabutan ako sa aking nasaksihan.
nang magpasya akong bumangon. Dilat ang mga mata ng nakahigang si Bonnie at nagsasalita ng wikang Latin. Naramdaman ko ang malakas na pag-ihip ng hangin kasabay ang pagkamatay ng gaserang ilawan. Diyos ko po, Bonnie! Anong nangyayari sa'yo? Belen! Saglit lang! Huwag mo lalapitan si Bonnie! Bakit? Anong nangyayari sa kanya? Mahirap ipaliwanag, pero delikado kapag hinawakan mo siya. Baka sumapi sa'yo ang kung anong nangyayari sa kanya. Bakit ba? Napaano ba si Bonnie? Yan ang nangyayari sa kanya kapag may mga bagay siyang hindi natatapos gawin para mas palakasin pa ang kanyang agimat. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Mahirap talagang intindihin yan. Ang mga antingero ay hindi nagiging buong kakayanan kung may mga misyon sila na hindi napapagtagumpayan na gawin. Kagaya ng ano? Kagaya ng pagpatay. Diyos ko po, ba't naman ganyan? Halimbawa lang naman yan, pero kadalasan ng mga agimat ay ganyan talaga. Kapag nagtagumpay sila, saka palang lalabas ang kanilang buong kapangyarihan. Dahil sa narinig ko na sinabi ni Abel, bigla akong natakot kay Bonnie. Ibang-iba ang aura niya ng mga oras na yon. Iba ang kanyang ikinikilos. Basta, nakakatakot siya. Hindi ko tuloy alam kung paano ko nga ba sasagutin ang sinabi ni Abel. Gayon pa man, napahawak ako sa braso niya. Anong gagawin natin, Abel? Kailangan natin siyang layuan. Ano? Hindi ba dapat natin siyang tulungan? Wala tayong maitutulong sa kanya ngayon. Kailangan natin siyang iwanan. Pero Abel… Halika na! Wala akong nagawa nang hilahin na ako ni Abel palabas ng bahay ni Bonnie. Ni hindi ko na naisuot ang aking tsinelas dahil sa pagmamadali. Kaya panay ang pag-angal ko kapag nakakatapak ng bato. Teka Abel, aray, teka nga, dahan-dahan lang. Bakit ka ba nagre-reklamo? Eh, masakit nga eh. Dapat kasi, hindi ka na pumunta dito. Plano namin ni Bonnie to, kaya hindi ka na dapat sumingit pa. Eh, malay ko ba na ito pala ang gagawin nyo? Huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Bonnie. Hindi ko alam kung bakit siya natatakot kay Bonnie. Pero nang makita ko nga ang nanlilisik na mga mata ni Bonnie, naabala sa pagtanaw sa amin, umakyat ang kilabot sa aking ulo. Abel, nakatingin siya sa atin. Huwag kang gagalaw, lalabanan ko siya. Tumayo nga si Abel at inihanda ang kanyang kamao. Nakita naman kami kaagad ni Bonnie pero nagtaka ako. Dahil walang nikatiting na recognition sa kanyang reaksyon. Literal na hindi niya kami kilala. Base sa klase ng tinging ginawad niya sa amin. Abel, bakit hindi tayo kilala ni Bonnie? Yan yung sinasabi ko na huwag tayong magpapakampante. Nagulat na lang ako sa bilis ng takbo ni Bonnie papunta sa amin. May hawak siyang kutsilyo at kapupula ng kanyang mga mata habang nakatitig sa amin. Gusto ko siyang kumbinsihin na huwag kaming sasaktan, na hindi kami lalaban. Pero walang kahit nakatiting nakatagang namutawi sa labi ko. Pinangunahan ako ng takot. Kaya naman nagpahila na ako kay Abel at hindi ko na alam kung saan kami nakarating sa kakatakbo. Alam mo, papatayin ako ni Bonnie kapag nalaman niya nakasali ka sa gulong ito. Bakit naman? Hindi niya kasi kontrolado yung isipan niya. Buti sana kung ako lang yung makikipaglaban. Ano bang sinasabi mo, Abel? Akala ko ba kaya mong makipaglaban? Eh, ba't hindi mo man lang naipagtanggol ang sarili mo laban dun sa aswang mong kasintahan? Hindi ko siya kayang saktan. Nahihirapan ako labanan ng babae mahal ko. Normal lang naman siguro yun, di ba? Kahit na. Munti ka na niyang patayin. Hindi sumagot si Abel sa sinabi ko. Alam ko naman na kalabisan na ang panghihimasok ko sa buhay niya. Gayong ngayon lang talaga kami nagkakilala. Kung ako lang naman ang inaalala niya, kaya ko namang magtago. Kaya ko namang maghanap ng paraan para makapagtago. Kaya nang sandaling kami huminto, pinilit ko siyang bitawan ng kamay ko. Bakit? Magtago na lang kasi tayo, Abel. Tama, halika dito. Magtago ka dito. Kahit anong mangyari ha, huwag kang lalabas dito.
Sige, dito lang ako. Nagtago ako kaagad sa punong kahoy na may mayayabong na sanga. Kahit aswang, hindi talaga ako makikita. Dahil natatabunan yon ang aakalaing wala lang talaga, lalo na kapag hindi ako gumalaw. Hinayaan kong lumayo si Abel na ang balak ay harangan sa daraanan si Bonnie. Bonnie! Ano? Naduduwag ka na ba? Magpakita ka! Baliw na ata ang lalaking to ah. Akala ko ba tatakas kami? Tapos haharangan lang niya si Bonnie. Ba't naman tinatawag niya pa? Bonnie! Narito ko, lalaki! Aba, ang angas natin ah. Lalaki talagang tawag mo sa akin? Eh ano naman pwedeng tawag ko sa'yo? Bata! Mukha lang akong bata, pero hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Ha! Talaga lang ah. Kung kaya mo talaga ako, bakit kailangan mong gumamit ng katawan ng bata? Bakit kailangan mong sumapi sa katawan ni Bonnie? Isa siyang albularyo, at ang ginagawa ko ito ay parte ng kanyang pagsubok. Kaya pag nagpatahig siya, ibig sabihin na hindi siya karapat-dapat sa aking agimat. Napasinghap ako sa mga narinig ko mula kay Bonnie. Pati boses niya, ibang-iba. Literal na nagbago na nga ang lahat ng meron kay Bonnie. Ano bang pagsubok mo para sa kanya? Kailangan niya labanan ang kanyang sarili. Pigilan ang kanyang katawan. Nasaktan ang kahit na sino sa tingin niya ang kanyang kakilala. Naniniwala ko na magagawa ito ni Bonnie. Kaya niyang kontrolin ang sarili niya at ilabas ang lahat ng mga bagay na kaya niyang gawin. Hindi ko na nasundan pa ng maayos ang lahat ng eksena dahil sa bilis ng pangyayari. Ang alam ko lang, sa isang iglap ay nakita ko nang nakikipaglaban na si Abel kay Bonnie at napakabilis ng kilos nila. Halos hindi na makita ang galaw ng kanilang mga kamay, kaya ganun na lang ang pagkamangha ko sa nakikita. Purong kamaulang ang ginagamit ng batang albularyo. Samantalang si Abel naman, naglabas na ng kutsilyo. Sinusubukan niyang patamaan ng bata, pero hindi niya magawa. Sa tingin mo ba, kaya mo akong patayin sa pamamagitan ng kutsilyong yan? Hindi man kita mapatay. Alam ko naman masusugatan kita kagaya nito. Abel, wag! Huwag kang makialam dito, Belen. Hindi siya si Bonnie. Alam ko, Abel. Pero katawan pa rin ni Bonnie ang nasa harapan mo. Pwede mo siyang masaktan kapag nagkamali ka. Alam kong ginagawa ko. Napasigaw ako nang umaktong sasaksakin na ni Abel si Bonnie. Napakaraming bagay kaagad ang naisip ko dahil sa labis na takot. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili na lumabas mula sa aking pinagtataguan at humarang sa dapat sana ay gagawin ni Abel. Kaya naman imbes na matalo niya si Bonnie, ako ang nahablot ng batang albularyo. Kahit na wala pa siya sa tamang wisyo. Ba, isang takasunod! Bonnie! Ako to si Ate Belen mo. Huwag kang magpa-apekto kaagad. Kaya mong labanan ang sapi na binigay sa inang agimat mo. Sa aswang ka lang dapat lumalaban at hindi sa amin. Belen! Bonnie! Bitawan mo siya! Hindi mo dapat saktan si Belen! Inosente siya! Mukha malapit sa inyo tong babaeng to ah. Siya na lang ang uunahin ko. Yan ang wag na wag mong gagawin kung ayaw mo magsisi kapag natapos na ang mission mo. Takot na takot ako ng mga oras na yon kay Bonnie. Totoo ang sinasabi ni Abel. Na may sumapi nga sa bata kaya napakalakas nito at hindi namin siya kayang talunin. Ngunit ano ba talaga ang pwede namin gawin para wag nang dumanak ang dugo? Ayokong makikitang pinapatay ni Abel si Bonnie sa harap ko o si Abel naman ang mapatay ni Bonnie. Kaya kahit natatakot ako, nilakasan ko palalo ang loob ko. Bonnie, makinig ka sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong magwala. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong maging ganyan. Ikaw ang kumokontrol sa sarili mo. Huwag mong hayaang ikaw ang kontrolin ng agimat. Huwag mong hayaang agawin ng elemento ang pagkatao mo. Kailangan ka namin, Bonnie. Huwag niyo gulayin yung utak ko. Hindi kita ginugulo. Ibalik mo na si Bonnie sa dati. Alam kong sinasadya mo to para lamunin mo ang pagkatao ni Bonnie. Nagpumiglas ako at sinabi kay Abel na kailangan niyang tulungan si Bonnie. Tumango naman si Abel at inihanda muli ang kanyang sarili
Ngunit binitawan na niya ang hawak na kutsilyo. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat ako sa kanya ng tahimik. Muli ay naglaban ang dalawa matapos kong magpumiglas at nagtatakbo ng makawala. Kailangan kong maghanap ng paraan para makatulong. Hindi kayo ang sisira sa pagsubok na nilatag ko sa takapagbana ng mutya! Napakabilis ng galaw ni Bonnie. Ang kanyang bawat sipa ay nakakamatay. Kaya nag-isip ako kung anong klaseng nilalang ba ang pwedeng sumapi sa kanya. Abel, mukhang hindi basta-basta ang nilalang na sumapi kay Bonnie. Para siyang tikma lang. Ano? Paano mo nalaman? Naalala ko noon yung sinabi ni Mama at Papa. Tandang-tanda ko yon. Ganyan yon. Ganyan daw yung mga galawan ng sinasapian ng tikbalang. Hindi natin siya kailangan saktan, Abel. Sige, paanong gagawin natin? Lalansihin ko siya, Abel. Ikaw naman, samantalahin mo yung pagkakataon. Hanapin mo yung buhok ng tikbalang na humalo sa buhok ni Bonnie. Hilahin mo at putulin mo. Kapag nagawa mo yon, makakalabas na ang tikbalang sa katawan ni Bonnie at hindi na siya masasapian pa. Sige, gagawin ko. Simulan na natin. Ganun na nga ang ginawa namin ayon sa napagplanuhan. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang magpumiglas ang sinasapiang si Bonnie. Gamit ang kanyang kamay, sinakal niya ako at itinaas sa ere. Bitiwan mo ko, Bonnie! Dahan-dahan na pumatak ang luha sa aking mga mata. Nahihirapan akong huminga, pero kailangan kong magpakatatag. Lalo na, at mukhang nahihirapan si Abel sa paghanap sa kulay gintong buhok ng tikbalang na sinasabi ko. Bonnie! Ako to! Si Ate Belen! Ate Belen? Napansin kong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bonnie. Ibig sabihin nun, may pag-asa pa. Bonnie, bitawan mo ako. Pakiusap. Sa isang iglap, nagbago ka agad ang pangyayari. Mabilis akong binitawan ni Bonnie at sa pagkakataong yon ay sinakal niya ang kanyang sarili. Literal na nakikipag-away siya sa kanyang sarili. Ilang sandali lang, nagulat kami nang kumalma si Bonnie at napatingin sa kanyang palad at buong katawan. Nagtagumpay kami sa aming ginawa. Anong nangyari? Kumalma ka, Bonnie. Naibalikan na namin sa dati. Sa pagkakataong yon, may hinarap na si Bonnie na tangi siya lang ang nakakakita. Hula ko, tikbalang nga yon. Halika na! Hayaan na natin siya! Laban niya yan! Tama na ang nagawa natin tulong sa kanya! Sumama nga ako kay Abel nang walang tanong-tanong. Bumalik kami sa bahay ni Bonnie at naghintay. Ang alam ko lang, mabilis na lumipas ang magdamag at hindi din kami nakatulog. Madaling araw na nang umuwi si Bonnie. Halatang pagod pero mukhang masaya siya. At nang ipakita niya sa amin ang kanyang tagumpay, pareho kaming nagdiwang. Mula noon, mas lalo pang naging malapit sa akin si Bonnie. Mas nakilala ko siya ng husto. Masasabi kong napakagaling niyang albularyo. Mabuti na lang talaga, Bonnie. Marami kang alam sa panggagamot. Opo naman, ate. May iniwan libro si tatay. Nandun yung mga herbal na dahon na pwedeng akma sa panggagamot ng karamdamang kailangan gamutin. Namamangha pa rin ako hanggang ngayon, Bonnie. Biruin mo, may kilala akong isang batang albularyo kagaya mo. Ngumiti lang sa akin si Bonnie, pero hindi naman siya nagkomento. Pagkatapos ng pangyayaring yon ng pagsapi sa tahanan niya, palagi ko na siyang dinadalaw. Ni hindi ko na ikinuwento kay Maris na sinakal ako ni Bonnie dahil alam ko naman na wala siya sa wisyo ng gawin yon. Oo nga pala, ate. Nandiyan na naman si Aling Melba, ah. Napapansin kong gumagala na naman siya sa baryo. Mag-iingat ka sa kanya, ah. Pero Bonnie, totoo ba talagang aswang siya? Opo. Sa akin siya humingi ng tulong na mahawaan siya. Hindi ko nga rin po alam kung anong nangyari at hindi niya ginawa yung sinabi ko, eh. Baka masyado siya nabulag sa kakayanan na pwedeng taglayan na isang aswang. Kaya yun, pinagpatuloy niya na lang yung nangyayari sa kanya. Pero hindi to dapat mangyari. Ano bang pwede nating gawin para mapigilan to? Huwag mo nang problemaan yun, ate.
Ako na maghahanap ng paraan. Alam ko, may darating din at sisiguraduhin ko na magagawa natin ang lahat para mapigilan si Aling Melba. Sa totoo lang, nararamdaman ko na sa pagkakataong to, kailangan ni Bonnie na kasama para masugpo ang mga masasamang nilalang na gumagawa ng kasamaan sa aming lugar. Kaso lang, palagi niya akong pinagtatabuyan. Kaya naman naisip kong magplano para matulungan siya. Hindi ko nga lang inaasahan na sa pag-uwi ko sa bahay ni Maris, hindi lang sila ang makikita ko. Lalo na nang maabutan ko si Mama, si Papa, at ang lalaking hindi ko inaasahan na makikita pa, si Jacob. Anong ginagawa mo dito, Jacob? Huwag ka nang magalit sa kanya, anak. Siya ang nagmakaawa na huwag ka nang distorbohin nung hanapin ka niya sa bahay. Pero ako at ang papa mo ang nagsabi sa kanya na pwede naman siyang sumama sa amin para magkausap kayo. Manaman, ano pang pag-uusapan namin? Malinaw na niloko niya ako. Tapos kinukonsinti niyo pa? Makinig ka naman sa amin, Belen. Mahaba ang 6 years. Hindi naman siguro pwede na basta mo na lang tong ibaliwala. Yun na nga, Ma eh. Mahaba na ang 6 years na relasyon namin ang hayop na yan. Pero nagawa niya pa akong lokohin. Ni hindi ko na pinakinggan ang mga paliwanag ni Jacob. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya sa probinsya namin. Pero umaasa ako na sana lantakan na siya ng aswang para matauhan. Galit na galit ako sa kanya. Alam kong matatawag na ako na walang respeto dahil umalis ako ulit nang walang paalam. Pero ginawa ko talaga yon. Sobrang nasaktan ako, lalo na at umasa ako. Kaya naman para matakasan ang lahat ng sakit at lungkot na aking nararamdaman, dumiretso ako sa bahay ni Bonnie sa Kakahuyan. Ang tanging naabutan ko lang, si Abel. Nasaan si Bonnie, Abel? May pinuntahan lang sa Batis. Oh, bakit namamaga mga mata mo? Umiyak ka ba? Wala to. Nasa bahay ni Natio Baldo ang mga magulang ko. May kasama kasi silang asungot na ayokong makita. Ano yun? Dati mo nobyo? May iba pa ba? Sino pa nga ba? Di yun nga. Yan kasi yung mahirap sa mga manloloko eh. Masyadong ganadong manakit ng kapwa. Katulad na lang kasintahan ko dati. Kaya pala hindi siya sumasabay sa akin kapag kumakain sa labas eh. Tao pa lang gusto niyang kainin. Biruin mo. Dinadala ko pa siya sa lugar kung minsan nagkakasolo kami. Tapos, malalaman ko naghahanap lang pala siya ng paraan para malantakan ako. Natawa na lang ako sa sinabi ni Abel. Gayunpaman, hindi nagbabago ang desisyon kong ipagdasal na sana kainin nga ng aswang si Jacob nang makaganti naman ako sa ginawa niya sa akin. Abel, hanapin na kaya natin si Bonnie? Mauna ka na. Alam mo naman ang daan papunta sa Batis, di ba? Bakit? May pupuntahan ka ba? Kailangan ko lang isa rin bahay. Baka kasi may makapasok eh. Okay, sige. Naglakad na nga ako at nagpatiuna na lamang kay Abel. Alam ko na din naman kung saan ko hahanapin si Bonnie. Ilang minuto pa akong nagtagal sa daan hanggang sa makita ko na nga siya sa may kuweba sa gilid ng Batis. Seryoso siya sa pag-iensayo. Lalapitan ko na sana siya nang may mapansin akong babae na lumapit sa kanya. Teka, kilala ko ang babaeng yun ah. Diyos ko po, yun yung kasintahan ni Abel. Pinagmasdan ko ang babae na hinihingal habang dahan-dahan na pinapahaba ang kanyang kuko. Kumusta ka na, manunugis ng aswang? Nasiyahan ka ba sa pag-aalaga sa walang kwenta kong kasintahan? Hindi siya walang kwenta, kundi ikaw! Paano kung sabihin ko sa'yo na mas matalino siya at madiskarte kaysa sa akin? Kaya kanya nagawang gulangan. Anong ibig mo sabihin? Kinikilala lang namin ang kalaban namin. Batang albularyo. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Bonnie. Alam ko, ako man ang natakot sa naging panlilisik ng mga mata ng babae. Tinangka akong kumilos, ngunit may malalakas na bisig ding humawak sa akin para huwag akong makalapit kay Bonnie. Nagsimula ka agad na mag-ulap ang mga mata ko sa pagpipigil ng emosyon. Abel!
ibig sabihin nito? Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko kay Elisa Belen. Hindi niya ako pakakasalan kapag hindi ko napatay ang manunugis na batang albularyo. Nangatal ang labi ko sa tindi ng emosyon. Hindi ko alam kung paano magre-react. Pero isa lang ang nakikita kong rason kung bakit nangyayari to. Tinraidor kami ni Abel. Manluloko ka! Pinasakay mo kami, Abel! Niloko mo kami! Ganyan naman talaga ang buhay, di ba? Kailangan talaga maging madiskarte para magawa mo lahat ng gusto mo. Isa pa, bakit ka umiiyak? Hindi ka ba masaya na makitang hindi nga naman talaga ako lampa? Hayop ka! Ilang gabi mong sinamahan si Bonnie sa kanyang bahay? Tapos ginamot ka niya at inalagaan? Tinuri kang pamilya? Paano mo nagawa kay Bonnie to? May pagmamay-ari ang albularyo na kailangan ko. At hindi ako papayag na basta lang matalo na isang batang albularyo! Umiiyak na ako nang makita kong gumalaw si Bonnie at maliksing kinalaban ng babaeng aswang. Ngumisi ito at walang babalang kinalmot ang batang albularyo na tinamaan naman kaagad sa balikat. Naalarma si Abel nang makitang tumilapon ang kanyang kasintahan, kaya dinaluhan niya ito. Ate, tumakbo ka na! Kailangan mo iligtas ang sarili mo! Ako nang bahala sa kanila! Hindi! Hindi pwede, Bonnie! Hindi kita pwedeng pabayaan dito! Ate, hindi mo sila kakayanin! Mas makakalaban ako kapag ako lang at wala nang iniisip na iba! Napaiyak na ako ng tuluyan sa sinabi ni Bonnie. Hindi ko siya kayang iwan. At alam kong hindi niya sinasadyang sabihin ang mga bagay na sinabi niya sa akin ngayon. Ngunit habang pinapakinggan ko ang mga salitang sinambit niya, tila balisong na tumusok ang mga yon sa aking dibdib. Malinaw ang sinabi niya na isa lang akong pabigat sa kanya, na wala akong pakinabang. Gayunpaman, nanginginig ng initian ko si Bonnie. Hindi, Bonnie! Sa maikling panahong nagkasama tayo, tinuturing na kitang kapatid! Nakababata akong kapatid! Hindi kakayanin ang konsensya ko sa oras na may masamang mangyari sa'yo. Utang na loob, ate. Huwag mo na akong bigyan ng rason para mahirapan. Hindi ko kaya makita isakripisyo mo pa ang buhay mo para sa akin. Tama na ang buhay ng mga magulang ko nag isakripisyo. Pero Bonnie! Napasigaw ako nang makitang umatake din kay Bonnie si Abel. Hindi kayo magtatagumpay sa masama niyong balak. Mamatay man ako. Alam kong may iniwan ako alaala na balang araw. May isang kagaya ko na tatalo sa inyo. Katapusan mo na to, batang albularyo. Nasaksihan ko kung paano magkasabay na kinalmot ng dalawang aswang si Bonnie. Ngunit naging matatag pa ang bata sa paggante. Iwinasiwas niya kanyang hawak na buntot pagi. Kaya tinamaan sa mukha ang babae. Abel! Tinamaan ang mukha ko! Huwag kang mag-alala! Igaganti kita! Pagbabayaran ng batang albularyo ang ginawa niya! Magkasama natin gagawin yun! Nanlilisik ang mga mata ng babae nang bumaling kay Bonnie. Sa tingin ko ay animo lalantakan na niya ang bata. Kaya kahit natatakot, nag-isip ako ng paraan. Hindi pwedeng hayaan ko na lang ang aswang nasaktan ng bata. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng paraan para tulungan si Bonnie. Mabuti na lang, may napansin akong pinatulis na kahoy sa lupa malapit sa aking kinatatayuan. Alam kong magagamit ko ito sa paglaban. Kaya kahit wala akong kaalam-alam kung paano makipagtagisan ng lakas sa mga aswang, sinubukan kong umatake. Una kong pinukpok ang babae sa ulo, kaya napaatungal ito. Hayop kang babae ka? Kayo ang hayop! Pinagtutulungan niyo ang isang musmos! Hindi na ba kayo nahihiya sa mga sarili niyo? Bakit kami mahiya? Baka pangyarihan ang taong gusto niya ipagtanggol. Mas kaya niya pa ipagtanggol ang sarili niya kaysa sa'yo! Dahil sa inis ko ay pinukpo ko din sa ulo si Abel. Isa ka pang hayop ka! Traidor ka! Wala kang utang na loob! Talagang wala akong utang na loob sa inyo. Kulang pa nga ang ginawa ko kay Bonnie kumpara sa pagpatay ko sa mga magulang niya. Tila bombang sumabog sa aming mga tenga ang sinabi ng hinayupak na si Abel. Alam ko,
Ito na ang pinaka-aasam ni Bonnie. Pang ilang beses na niyang pinangarap na makaharap ang aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Ngayong may magagawa na siya. Alam ko, mahihirapan na akong kumbinsin siya na huwag nang ituloy ang kanyang binabalak. Kayo ang pumatay sa magulang ko! Kayo ang aswang na matagal ko nang hinahanap! Ipaghihiganti ko sila! Hindi kayo magtatagumpay! Naging mas mabilis ang kilos ni Bonnie. Ang kanyang mga maliliit na kamao, tila kamao ng isang sundalo. Kung saan sa ang parte ng katawan ng dalawang aswang tumatama. Para siyang nagwawala sa kanyang ginagawa. Kaya naman halos hindi ko na din magawang gumalaw sa aking kinatatayuan. Tama na! Tigilan niyo na si Bonnie! Katapusan na ni Bonnie ngayon! Sa pagnanais kong mailigtas si Bonnie, sinubukan kong lumapit sa kanila para iharang ang aking sarili sa kanyang katawan. Ngunit mas mabilis ang naging pagkilos ni Bonnie. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano natuhog ng nadampot na pinatulis na kahoy ni Bonnie ang dalawa. Ngunit siya man ay napuruhan din. Nasaksak siya ng babaeng aswang gamit lamang ang kamay nito. Hindi! Bonnie! Halos maglupasay ako nang bumagsak siya sa lupa. Ang dalawang aswang ay hindi na nakagalaw. Dahil huli na nang mapagtantukong ang kahoy na kinasangkapan niya para patayin ang dalawang aswang. Basa pala ng langis na pangontra niya. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Bonnie nang malapitan ko siya. Bonnie! Teka lang! Huwag kang gagalaw ah! Hihingi ako ng tulong! Ate, okay na ako. Gusto ko na din magpahinga. Napaiyak ako dahil sa labis na paghihinagpis. Halos wala na akong mailuha dahil sa nangyari. Sinakripisyo ni Bonnie ang sarili niyang buhay para iligtas sa mga kagaya ko na walang kalaban-laban sa mga aswang. Ibinuwis niya ang buhay para sa akin. Nanginginig na iniabot niya sa akin ang isang bato na makinang at mukhang mahalagang mahalaga sa kanya. Wala akong nagawa nang tuluyan na ngang lumaylay ang leeg niya hanggang sa mawala na nga siya ng buhay. Hindi kita makakalimutan, Bonnie. Aalalahanin ko ang lahat ng magagandang bagay na natutunan ko sa iyo. Marami ang nagluksa dahil sa nangyari kay Bonnie. Mas lalong napaiyak ako dahil huli na nang malaman kong ang mga aswang na yon ay nanggugulo na din pala sa baryo. Ngunit kinalaban lang ni Bonnie at dinala sa malayo para wala nang madamay. Isinumpa ko na sina Abel at ang kasintahan niya. Saka pinasunog ang mga bangkay nila. Hindi na mabubuhay pa ang mga aswang. Gayunpaman, hindi ko maatim na magluksa habang buhay. Nakipag-ayos ako sa aking mga magulang, maging kay Jacob na sinsero din naman sa paghingi ng tawad sa akin. Nagkasundo din kami at muling naging magkasintahan. Sa ngayon, kasal na ako sa kanya at may nag-iisa din kaming anak na lalaki na pinangalanan kong Bonnie. Sunod sa pangalan ni Bonnie, ang batang manunugis ng aswang na siyang hindi ko kailanman makakalimutan.